Unang-una pa lang, alam na nila yung tao na may kabahay na, di ba? Pero bakit nila ginagrab yung pag-chat ng boyfriend ko kahit na alam naman na may kabahay na? Kung matino kang babae, re-replyan mo ba yun kahit anong sabihin sa'yo, di ba? Yun nga po ang sinasabi ko kanina doon sa dalawa, maging yung mga netizen, pareho po sobrang, yung... Sobrang nonsense lahat ng sinabi nila, as in, Sir Tulfo, alam niyo po yan. Mm-hmm. Kung meron kang matinong pag-iisip, Sir Tulfo, papatol ka ba? Di ba hindi naman? Correct. On the other hand, ma'am, para maging patas naman tayo rito, eh, alam naman ni Sir Jaysam na nandiyan ka na, eh bakit pa siya kailangan pa maghanap ng iba? Kahit anong lapit naman ng palay, eh kung ayaw niyang tukayin yung palay, hindi naman niya matutukay yung palay. Eh yun naman ang pagkakamali ng isa. Dahil hindi ko rin maintindihan kung anong pag-iisip din ba pumasok dito sa isang lalaki na to. Wala po akong pakialam sa simpatya. Ang gusto ko yung totoo, Sir Tulfo. Kasi ako as babae, kahit sabihin mong may mag-chat man sa akin ng kahit sino man dyan or kahit anumang ipakita sa akin, pera, bahay, sasakyan, hindi ko papatulan, Sir Tulfo. Ano po, Sir Tulfo, ito pong problema to eh, ako po talaga yung may pinaka may kasalanan po dito. At hinaharap ko naman po yung ilang lalaki po. At si Camille po talaga ang biktima dito. Ayoko po talaga, kasi po, ang sa totoo lang po talaga dito, sinabi ko po talaga sa dalawang yan na ayusin ko po yung private. Kaso po, meron po kasing isyong kumakalat po sa akin na walang katotohanan po sa social media na naging babae ko daw po. Kaya pinanindigan kong hindi po totoo yun. At parang nakonsensya po ako, Sir Tulfo, na pinagtatanggol ko po yung sarili ko tungkol sa katotohanan tapos may tinatago po ako kay Camille. Kaya nilabas ko po yung mga nililihim ko kay Camille. Lahat-lahat po, Sir Tulfo. Kasi hindi ko po masisimulan yung pagbabago sa pagkatao ko po kung meron po akong tinatago sa kanya. Eto nga, Jason, sabihin mo naman sa tao na wala naman tayong relasyon, wala naman tayong napag-usapan na gusto kita, gusto mo ako, hindi naman tayo nagkaroon ng feeling sa isa't isa. Yun lang naman yung ano ng mga tao sa akin na kabit mo daw ako, yung kwintas ko daw galing sa'yo. Hindi na lang ako nagsasalita kasi ayoko tong lumaki. Pero ang pinaka-ayoko dito na nag-post si Camille nang wala namang permission, yun yung pangit eh kasi nasira ako ng sobra. Hindi yung... Ang inisip nyo, yung nararamdaman nyo, oo, galit na galit kayo, pero sana, kung nasa tamang pag-iisip kayo, influencer kayo, tapos yung mga fans nyo, bata, pwedeng i-private natin kasi ang daming nawala. Ikaw naman, Nika, meron kang gustong sabihin kay Sir Jaysam, Ma'am Nika? Ayun, hindi ko po alam kasi iniwan niya, feeling ko po kasi talaga iniwan niya ako sa ere. Kasi gabi, magkausap tayo, alam mo yan. Sabi ko, kaya mo yan kasi matagal na po kaming lumayo sa isa't isa talaga, Sir Rafi. We moved forward na from both ways ng buhay namin. And sabi ko sa kanya, makakaya niya yung pinagdadaanan niya noon. And that time po, sabi niya is, hindi po lalabas yung sa issue namin, which is alam na po time ni Camille. Ang sa akin lang po is, pinangako po sa akin na kakausap iaano ako in private, and also nangako din naman po ako na kakausapin ko si Camille, aaminin ko lahat. Kaso sabi ko, that time po kasi galing ako sa training, and also ina-compose ko lang din po yung sarili ko, and also iniisip ko din po kasi si Jaysam that time kasi sabi niya sa akin, I'm lost. Sabi niya sa akin, hindi ko nalalam gagawin ko. So sabi ko, pag inamin ko lahat kay Camille, mas lalo ko siyang madidiin. So hindi ko muna po kinausap ng time na yon kasi sabi ko, gusto ko muna pong makalma. Tapos nung pagkagising ko po, after kumain, nagulat po ako, may mga nagme-message na sa akin. Pati po dun sa page nung Nika Bernardo po ba yun, na hindi ko naman po page, may mga nagsasabi na po na kung ano-anong words, and also nakakatanggap po ako ng mga death threats. Ang sa akin lang po is, yung pinangako niyang private, and also, the sana hindi ko naman, pinangako ko naman sa kanya na kakausapin okay ko si Camille para matapos lahat. Yun po yung hindi nangyari. Okay. Sa akin naman po, yung salitang sorry, isang salita lang naman po yan eh. Pero hindi ko po narinig sa dalawang nagsalita po. At huwag na po nila sana isipin yung pagmamalinis nung imahe po nila kasi ako po hindi ko na po inisip yan eh. Ang mahalaga lang po sana eh, mag-stick na po kami sa katotohanan at sabay-sabay po kami mag-move forward. Kasi po, Ako din naman po, nawalan din po ako ng magandang imahe sa publiko. Nagbalikan po lahat sa akin yung mga sinabi ko noon about loyalty. Kasi hindi ko rin po alam na aabot din po ako sa gantong problema.
Kaya ayun po, para sa akin po, sabihin na po nila lahat sa akin, lahat po ng mali kasi mali po talaga ako, pero wag na wag naman po nila sana ang questionin yung karapatan ni Camille bilang na magalit sa nangyari sa katotohanan ng nalaman po niya.